batang scientist, nasasabik na ba kayo sa ating bagong aralin? Kung ganon, kumuha ng lapis at papel. Siguraduhing hawak nyo ang inyong self-learning module. Tumutok sa inyong telebisyon dahil pupunan natin ng dagdag kaalaman ang inyong isipan. Handa na ba kayo? Bata, handa na ba kayo sa isang Ag-amazing na aralin? Ag-amazing kay Teacher Ethel, fun ng learning. Ag-amazing, siguradong siyensya'y exciting. Sagutan muna natin ang takdang aralin na aking ibinigay sa inyo. Ang mantika ay tumigas sa loob ng lalagyan nito. Nais itong gamitin ng iyong ina sa pagluluto. Ano kaya ang gagawin ng iyong ina? Sa pamamagitan ng melting, kailangan itong painitan. Upang magamit ang tumigas na mantika sa pagluluto, kailangan itong ilagay sa mainit na lugar upang matunaw. Dahil ang mantika na tumigas ay isang solid, upang ito ay maging liquid, kailangang ilagay sa lugar na may mataas na temperatura. Sa ating nagdaang aralin, natutunan natin na may ilang solid na nagbabago ng kaanyuan at nagiging liquid kapag ito ay nainitan o sumailalim sa proseso ng melting. Pero teka mga bata, bago tumigas ang mantika, ito ay nasaan yung liquid? Paano naman siya naging solid? Tumigas ang mantika dahil naiwan ito sa isang lugar kung saan ang temperatura ay medyo mababa o malamig. Tulad ng sabi natin sa nagdaang aralin, kapag mataas ang temperatura ng isang bagay, ito ay mainit. Ngunit kapag mababa ang temperatura, ito ay malamig. Tulad ng mantika na naiwan sa mababang temperatura, lumamig ito at tumigas. Kaya ito naging solid. Kung mayroong proseso ng melting o pagbabagong anyo ng matter mula solid patungong liquid, mayroon ding pagbabago ng isang matter mula sa anyong liquid patungo sa solid. Ito naman ay tinatawag na freezing. Muli, ito ay bunga ng pagbaba ng temperatura. Hay, ang init. Parang gusto kong kumain ng popsicle stick. Ikaw, gusto mo rin ba? Popsicle stick po, ma'am. Manong, pabili po ako ng isa. Anong flavor po? Mango po. One mango popsicle stick coming right up. Salamat, Manong. Bakit kaya kadalasan sa tao ay mahilig sa matamis? Tayong mga Pilipino ay likas na mahilig sa matamis. Marahil ay bahagi na ng ating kultura ang pagkain o pag-inom ng matamis. Pero tandaan, ang sobrang pagkain ng matamis ay may masamang epekto sa ating katawan. Kaya palagi tayong sumunod sa mga paalala at bili ng ating mga magulang, lalo na pagdating sa mga pagkain na dapat at hindi natin dapat kainin. Ang sarap talaga nito! Paano kaya ito ginagawa? Kayo, gusto nyo rin bang malaman ang paraan kung paano ginagawa ang popsicle? Mga bata, may bago tayong makakasama. Nais kong ipakilala sa inyo ang isa pang ag-amazing na teacher, si Teacher Jen. Siya ang magtuturo sa atin kung paano gawin ang popsicle.
Ag-amazing na umaga sa inyo, mga bata! Kinagagalak kong makilala kayo! Ako si Teacher Jen, at sa araw na ito, tuturuan ko kayong gumawa ng popsicle. Paalala lamang, kung nais niyong gumawa nito, mas mainam na magpatulong sa magulang o sa mas nakakatandang kapatid. Narito ang ating mga gagamitin. Kondensada, evaporada, krema, whisk, mixing bowl, at popsicle molder. Kailangan din natin magsuot ng apron upang hindi madumihan ang ating damit. Ang una nating gagawin ay paghahaluin natin ang lahat ng mga sangkap sa ating mixing bowl. Unahin na natin ang kondensada. Isunod natin ang evaporada. At ang panghuli ay ang krema. Ang mga ito ay pawang mga liquid. Wala itong sariling hugis. Ito ay kumukuha ng espasyo o lugar. Ito rin ay may kakayahang dumaloy. Haluin na natin ng mabuti. Ayan! Handa na! Ngayon naman, isasalin na natin ito sa ating popsicle molder. Paalala lang muli mga bata, kung nais ninyong gumawa ng sarili ninyong popsicle, mainam na magpatulong sa mas nakakatanda. Lalo na kapag isasalin na natin ang mga pinaghalong sangkap sa popsicle molder. Kailangan ng iba yung pag-iingat upang hindi ito matapon at magdulot ng kapahamakan. Ayan! Tapos na! Ngayon naman, ilagay na natin ito sa freezer. Habang hinihintay natin tumigas ang ginawa nating popsicles, pakinggan niyo muna ang tulang ginawa ni Teacher Ethel. Mga bata, upang lubos nating maunawaan ang aralin, naghanda ako ng isang tula para sa inyo. Ito ay pinamagatang Magic Popsicle. Ngayon aking inay nagpakita ng magic nilagay sa lalagyan na may popsicle stick. Iba't ibang liquid kanyang pinaghalo, pinasok sa freezer at naghintay ako. Masaya at sabit ang nakalipas na ilang oras ang Magic Popsicle. Wow! Ngayon ay tumigas. Ano kaya ang lasa ng pinaghalo-halong liquid? Hindi ito magic dahil ang liquid kapag nalamigan ay magiging solid. Nagustuhan niyo ba mga bata ang aking tula? Base sa tula na inyong napakinggan, bakit kaya kailangang ilagay sa freezer ang pinaghalo-halong liquid? Kung ang sagot ninyo upang makagawa ng popsicles, ag-amazing! Ikaw ay tama! Ang pinaghalong gatas at tubig ay isang liquid. Kailangan itong ilagay sa lugar na may mababang temperatura upang ito ay tumigas at maging solid. Kamusta na kaya ang popsicle na ginagawa ni Teacher Jen? Balikan natin! Hello mga bata! Excited na ba kayo sa ginawa nating popsicles? Ako rin! Tara, tingnan natin!
Matapos ang 4 na oras, tumigas na ang popsicle! Agh-amazing! Pero, masarap kaya ang ginawa nating popsicle? Tikman natin! Wow! Ang sarap! Mga bata, salamat sa pagsama sa akin sa paggawa ng popsicle! Hanggang sa muli nating pagkikita! Tandaan niyo, mga bata! Ang proseso kung saan ang liquid ay nagiging solid ay tinatawag na freezing o solidification. Ano nga ulit ang mangyayari sa liquid kung ito ay ilalagay sa lugar na may mababang temperatura? Kung ang sagot mo ay titigas ang liquid at magiging solid, agh-amazing! Magaling! Sapagkat ang liquid na inilagay sa lugar na malamig o may mababang temperatura ay nagdudulot ng pagbabago sa kaanyuan nito. Ito ay tumitigas at nagiging solid. Katulad na lamang ng ice tubig. Ang ice tubig ay isang halimbawa ng liquid. Kapag ito ay ating inilagay sa freezer, ito ay nagiging yelo. Nagiging solid sapagkat ang freezer ay may napakababang temperatura na nagiging dahilan upang ang liquid ay maging solid. Isa pang halimbawa ay ang paborito nating ice candy. Upang masiyahan ang mga bata sa pagkain ito, kailangan itong ilagay sa freezer upang tumigas at maging solid. Muli, ang pagbabago ng isang bagay mula sa anyong liquid patungo sa solid ay tinatawag na freezing o solidification. Ito ay bunga ng pagbaba ng temperatura. Marami pang halimbawa ng liquid na nagiging solid kapag malamig o mababa ang temperatura. Pagmasdan ang kandila. Ang lusaw na kandila ay isang liquid. Kapag ito ay inilagay sa lugar na may mababang temperatura, ito ay titigas at magiging solid. Ang tinunaw na krayola ay isang liquid. Tulad ng lusaw na kandila, kapag ito ay iyong inilagay sa lugar na malamig o may mababang temperatura, ito ay titigas at magiging solid. Tandaan! Freezing o solidification ang tawag sa pagbabagong anyo ng liquid patungo sa pagiging solid. Nagkakaroon din ng pagbabago sa kaanyuan ng matter dahil sa lamig o pagbaba ng temperatura. Ngayon mga bata, dumako tayo sa ating pagsasanay. Nais kong kumuha kayo ng lapis at sagutang papel. Isulat ang bilang 1 hanggang 5. Basahing mabuti ang pangungusap. Isulat ang tama o mali. Unang bilang. Ang langis ay tumitigas kapag ito ay naiwan sa malamig na lugar. Ikalawang bilang. Ang nalusaw na margarine ay hindi tumitigas kahit ilagay pa ito sa loob ng refrigerator. Ikatlong bilang. Ang iyong juice ay titigas kapag ito ay inilagay sa loob ng freezer. Ika-apat na bilang. Ang tubig ay titigas kapag ito ay inilagay sa loob ng freezer. Ika-limang bilang. Ang soft drinks ay hindi titigas kapag nilagay sa freezer. Ngayon naman mga bata, sagutan natin ang inyong ginawa. Para sa unang bilang, ang langis ay tumitigas kapag ito ay naiwan sa malamig na lugar. Tama! Sapagkat ang liquid, kapag inilagay sa lugar na malamig o mababa ang temperatura, ito ay titigas at magiging solid. Ikalawang bilang. Ang nalusaw na margarine ay hindi tumitigas kahit ilagay pa ito sa loob ng refrigerator. Mali! Sapagkat ang lusaw na margarine ay isang liquid. Ito ay titigas at magiging solid
kong ito ay ilalagay sa refrigerator na mayroong mababang temperatura. Ikatlong bilang, ang iyong juice ay titigas kapag ito ay inilagay sa loob ng freezer. Tama! Sapagkat ang freezer ay may napakababang temperatura. Kaya naman ang liquid na juice kapag inilagay dito ay titigas at magiging solid. Ika-apat na bilang, ang tubig ay titigas kapag ito ay nilagay sa loob ng freezer. Tama! Sapagkat ang freezer ay may napakababang temperatura. Kaya naman, ang tubig na isang liquid kapag inilagay dito ay titigas at magiging solid. Ikalimang bilang, ang soft drinks ay hindi titigas kapag inilagay sa freezer. Mali! Sapagkat ang freezer ay may napakababang temperatura. Ito ay napakalamig na nagdudulot ng pagbabago sa kaanyuan ng isang liquid. Ang anumang liquid na ilalagay dito tulad ng soft drinks ay titigas at magiging solid. Nakuha niyo ba mga bata? Kung kayo ay nakakuha ng mataas na marka sa ating ginawang pagsasanay, Ag-amazing! Binabati ko kayo! Napakahusay nyo! Tandaan, ang freezing o solidification ang tawag sa pagbabagong anyo ng liquid tungo sa pagiging solid. Nagkakaroon ng pagbabago sa kaanyuan ng matter dahil sa lamig o pagbaba ng temperatura. Bilang takdang aralin, nais kong magdikit kayo sa isang papel ng isang larawan ng liquid na nagiging solid. Isulat ang proseso kung paano ang solid ay nagiging liquid. Isulat ito na may 2 hanggang 3 pangungusap. Hanggang sa muli mga bata, ako si Teacher Ethel, ang inyong guro sa Agham. Paalam!